Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sidikiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buong niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ng mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng 4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Nang mabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod, nang makita ito ni Haring Sidikiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader. Malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sidikiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na sa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sidikiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang 7th araw ng 5th buwan ng 19th taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon, wala siyang itinira. At ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan.
Dila niya niyang bihag ang natira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila nang matamis naming tinig tungkol sa Siyon, yung paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa. Kung ang lundong sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo po ang lahat. Ako ni Jesucristo, ang sakit ng mga tao, upang matubos niya tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapaghagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay nawala ang kanyang ketong. "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus. "Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao
na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Welcome to Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Biyernes, Friday, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya siya'y ating pasalamatan at papurihan. Ngayon ay araw din kung saan ginugunita natin ang kapistahan ni San Ireneo. San Ireneo ay obispo at martir na namuhay mga 100 pagkatapos 100 taon pagkatapos umakyat ng ating Panginoong Hesukristo. At si San Ireneo ay nakapagsulat ng maraming aklat tungkol sa pananampalataya. At isa sa mga pinakadakilang nagawa niya ay ang ipagtanggol ang ating pananampalataya. At ang pinakadakilang bunga ng kanyang pananampalataya ay ang kanyang ialay ang kanyang buhay bilang martir, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. At si San Ireneo ay halimbawa na ang bunga ng pananampalataya o ang pananampalataya ay nagbubunga ng paglalim ng ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. And speaking of paglalim ng ating pananampalataya, minsan, sa buhay natin, yung ating paggaling o yung ating pagdanas ng pagpapagaling ng ating Panginoon ay yung nagpapalalim ng ating pananampalataya. Diba kaya nga dito sa atin, sa ating pagpunta at pagdedebosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, marami sa atin yung maasa ng pagpapagaling. Marami sa atin yung maasa na bibiyayaan na tayo ay mahipo ng mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon. At sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kwento ng ketongin. Alam nyo, bilang pari sa loob ng 6 na buwan, marami yung lumalapit sa akin para magpa-pray over dahil merong karamdaman. At pagka nakakaranas sila ng kagalingan, madalas bumabalik yan para magpasalamat sa Diyos. At kapag ka bumabalik yan, nakikita ko na talagang mas lumalalim ang kanilang pananampalataya dahil nakadama sila ng pagpapagaling. Dahil minsan, ang pagpapagaling naman sa atin ng Diyos o isa sa mga dahilan kung bakit pinapagaling tayo ng Diyos ay para lumalim ang ating pananampalataya. Hindi lang hanggang sa pagpapagaling. Pero ang purpose ng ating kagalingan ay sana dalhin tayo nito sa mas malalim na pananampalataya. At ito yung karanasan nung ketongin sa ating ebanghelyo. At kung ikaw ay ketongin sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ay talagang malas ka. Talagang ang saklap ng buhay. Kung nung panahon ng ating Panginoon, ikaw ay may ketong, at ang ketong ay itinuturing na marumi, o ang ketongin ay itinuturing na marumi, hindi ka pwedeng lumapit sa iyong kapwa. Hindi ka pwedeng makisalamuha. Hindi ka rin pwedeng pumunta sa templo kasi nga itinuturing ka na madumi. So ibig sabihin, ang isang ketongin sa panahon ng ating Panginoon ay talagang marginalized. Talagang nasa laylayan ng lipunan. Isipin nyo na lang, may sakit ka na nga, hindi ka pa pwedeng lapitan, hindi ka pa pwedeng lumapit, ay talagang ang saklap ng iyong buhay. Kaya nga siguro lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Malamang wala na siyang ibang aasahan. Malamang nasa desperadong sitwasyon na siya. Pero dala ng kanyang pangangailangan at pananampalataya, lumapit siya kay Jesus. At sa paglapit niya,
hindi naman siya nabigo. Sa paglapit niya, naranasan niya ang kagalingan. At dahil gumaling siya, lumalim ang kanyang pananampalataya. At nagbunga ito ng kagalingan sa kanya. Ngayon ang tanong sa atin, saan na ba tayo dinadala ng ating pananampalataya? Saan, ano na ba yung bunga ng ating pananalig sa ating Poong Jesus Nazareno? At sana, ano, ito ay nagpapalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon na sa bawat pagtupad ng ating panalangin sa ating Poong Jesus Nazareno, ano kaya yung nadudulot nun sa buhay natin? Sa bawat kagalingan na ating nararanasan, sa bawat pagdinig ng ating panalangin, saan kaya tayo dinadala ng mga iyon? Hanggang salamat na lang ba? Hanggang thank you na lang ba, Lord, dahil tinupad mo ang aking kahilingan? Hanggang thank you na lang ba dahil pinagaling mo ako? Hanggang thank you na lang ba dahil binibigyan mo o binibigay mo ang mga biyaya na hinihiling ko? Hanggang doon na lang ba? Mga kapatid, sana bukod sa ating pasasalamat, sana nawa dinadala din natin o dinadala din tayo ng ating pananalig at pananampalataya sa mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kasi minsan, nai-stuck tayo hanggang pasasalamat na lang. Kaya nga, di ba, kapag wala naman tayong kailangan, kaya kapag wala tayong nararanasan na kahirapan, ang tendency, hindi na rin tayo lalapit sa Diyos. Kaya minsan, ano, hindi natin namamalayan na dahil sa ating pagkakasala at sa ating pagkakamali, nadadala tayo nito sa kapahamakan. Katulad nung karanasan ng bayang Israel sa ating unang pagbasa. Narinig natin sa ating unang pagbasa na kung papaanong yung hari ng Israel ay pinagindapat ng Panginoon na mapasailalim ng kapangyarihan ng kaaway. Ang saklap nung nangyari. Sinugod sila ng mga kalaban, binihag yung hari, tapos yung hari, yung mga anak niya, pinatay pa sa harapan niya, tapos kinuha yung mga Israel, yung mga Israelita, dinala sa Babylonia, binihag silang lahat. At konti na lang yung natira doon sa bayan ng Israel, katulad nung narinig natin. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Pinabayaan ba sila ng kanilang Panginoon? Hindi. Pinarusahan ba sila ng Panginoon? Hindi rin. And one common misconception sa ating mga tao ay minsan naniniwala tayo na tayo ay pinarurusahan at pinababayaan ng Diyos. Pero ang totoo niyan, minsan kasi yung nararanasan nating kahirapan ay bunga na lang ng ating pagtanggi sa grasya ng Diyos. Katulad ng ating narinig sa ating unang pagbasa. Dahil kung susundan natin yung kasaysayan, ito na lang yung huling nangyari. Dahil pagkatapos, maghari ni Haring David mula kay Solomon at sa mga sumunod pang hari hanggang sa narinig natin ngayon, lahat sila sumuway sa Diyos. At lahat sila nagkaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Lahat sila hindi sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Kaya tanangging bunga, ito na ang naging bunga. Pinaging dapat ng Panginoon na sila ay makaranas, nasakupin at sugurin ng kanilang kalaban. Pero hindi sila pinarurusahan. Naranasan lang nila yung bunga ng kanilang kasalanan. At kung tayo ay mananatili sa pagkakasala at pagkakamali, natural lang, mararanasan din natin yung bunga niyan. Pero hindi ibig sabihin nun, pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, pinababayaan tayo ng Diyos. Kahit
Dahil kahit tayo ay hindi maging faithful, ang Diyos mananatiling faithful sa kanyang pangako. Sa panahon natin ngayon, wala nang ketong. Madali nang gumaling ang ketong. Pero ang pagiging ketongin ay pwede pa rin nating maranasan. Pwede pa rin maranasan ng ating kapwa. Dahil kahit wala nang ketong, ang effect na parang ketong ay nangyayari pa rin sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng pagbababad at pananatili sa kasalanan. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng espiritual na ketong. At mananatili tayo doon kung patuloy nating tatanggihan ang grasya ng Diyos, kung hindi natin nahayaan na baguhin tayo ng grasya ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, kung meron mang tayong ketong na nararanasan, hayaan nating pagalingin tayo ng Diyos. At habang hinahayaan natin na pagalingin tayo ng Diyos, hayaan din natin yung kagalingan na ito ang patuloy na magbago sa atin. At hayaan natin yung kagalingan at mga biyaya na nararanasan natin mula sa Diyos ay magbunga ng patuloy na paglalim ng ating relasyon sa ating Panginoon. Nang sa gayon, tayo bilang nakakaranas ng biyaya at pagpapagaling ng Diyos ay maging instrumento din ng pagpapagaling at biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalangin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang matuklas nil sila na angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong na may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bye.
Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paggalabi nito ang aming diwa sang ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya kusang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Ireneo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir na si San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at papagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.